by grace. We are sustained by grace. We are walked by grace. Sa pamamagitan siya, we serve by grace. Manigin mo diya. Or, tawagan ni, mo na siya, ang grasya nga, ang naluwas ta tumod sa grasya. Amen? Nakalakaw ta isi Kristo ng tumod sa grasya. Nausap ka tumod sa grasya. So sa to pa, kung makasilbi ka tumod sa grasya. Muna kang tanga na, di ko kabaw, Lord, mauwaw ko. Grasya mo na talan, ay mo ayos mangayo o dyan ka. So, that is why everything is we receive, we are recipient of divine grace. So, lastly, di lang ka na, in Colossians 1.13, na deliver ta sa kangit-ngit o na-transfer na ta sa inamihan sa yung beloved na son. Colossians 1.13. Mano yung truth na to, being na-identified ka ni Kristo. Yung ay ni, ato na yung ano, 1.13. Nga naman sa din, siya mo ang nagluwas ka na to, gikan sa kanong sa kamitnil, o nagbalik ka na to, ngadto sa gingharian sa iyang pinalanggang anak. So, that is why He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. So, kukti ni siya, na kamaturan, nga wala ka na belong in Satan, wala ka na belong sa kalibutan, na transfer na ka sa gingharian sa iyang bugtong anak. Kingdom, wak pasabot sa dini is territory. It means authority. So means di siya ka teritoryo kasayawa o teritoryo sa kalibutan means authority. Muna siya nga, ang dumala ni mo, di na ang yawa o di na ang makasasala ni mong kinayahan, kundili ang otoridad na sa balang espiritu nga mo'y nag-rule diha kanimo, kanato. Then it means, ngayon ni ni, nga ang Christian ko no, kung Kristuhanon ka, wala ka na ilalong sa dominion sa yawa o sa kanit-ngit, but under sa do kingdom, sa rule, sa Diyos Anak, or God's the Son. So, one is yan nga, ato ni po ang truth, ato ni sink in, nga, di na kong buha ni mga butanang. Kung makating magkita ni mga itag pa sa ilo, or ka na nakahimo ta ng mga butanang nasala, it means, bubalik ito sa kingdom. Amen? So, ang ikaw, pito, you now possess His righteousness, 2 Corinthians 5.21. Dibutan din eh, 2 Corinthians 5.21, it means tumod ka na to si Kristo na walang makasinati o sala, gihimo siya nga sala, aron diya ng Kristo, mahimo kitang pagka matamo sa Diyos. So, we are righteous, we are holy, we are sanctified because of Christ. This is the summary of the gospel. Nga makita nimo nga ang tinibuk-an nato nga pagkamatawo because sa gibuhat ni Kristo. Tumud ka nato gihimong makasasala si Kristo para kita mahimong matawo sa Dios. So makita nimo exchange places. Nga pag-exchange kita way value si Kristo is priceless. Di mabutang nag-value tumud kay wag yung maka-describe niya. Kung unsa gayon siya. Amen? To kita, muna siya nga, muna yung pinakalindot sa gospel, nga giilis si Kristo na to. Muna naiusa ka, muna lato pagasulti, hindi mo ikailis si Kristo ang nani mo. Amen? Kung kadagana to, ikailis na to in any cross point sa itong life, especially sa mga family, o labi lang ka na mag-service, sa wag mayroon simba, ang pag-asa mo ba? So nga, muna, prayer meeting, ang pagbasa ng Bible, ang pag-ampo, ikailis na to from me. You need to understand, si Kristo miniilis na to. So, we need to understand, di lang kailangan na ilis siya,
si Jesus Christ atong sala, ang experience niya, ang kamatayon, paglabaw sa tanan, ang yan separation sa Ginoo, sa Diyos Amahan. Iba mo sa cross, mis dito siya ni Shaggy, Father, Father, why have you forsaken me? Kikibaw siya, unsa jud kanisud, or diya di na describe na mas separate siya sa Amahan. That is why hell is eternal separation, God. Yeah, how do you know nga tawag ni nga di ka ma eternal separation of God here on earth? Muna pinaka sad o dinasad ka ng pinaka lubuy kayo itang sa tao. Kaya nga naman, you live outside in the presence of God eternity. Kita natas kalibutan, but there na pa may Ginoo. Pero ka ng imperno. Kaya nga naman, wag yun yung presensya sa Ginoo. Eternity. Muna, makita mo si Jesus Christ, di siya gitgit pag-ayo sa cross, sa dihang gibiyaan siya sa iyong mahal. We cannot, muna siya yung makita mo, di na ma-describe, even 3 days na ito. Ang hinungdan, ako, ikaw, muna separate si Jesus Christ. That is why hell, di ma-describe po. Nakadungo ko sa wali di Ben Jeremiah, ka na magabili. Iyan makita niya, nga, that is, ayun nga nga, muna yung pinakasad na may tabo sa usa ka kalat. Outside in the presence of God, eternity. Ang imperno. Muna siya, encourage ko, if we are identified with Christ, kung nailang tauhan ni Cristo, dapat, ato din yung ipakita, mula ka o dito ang matinatanon. Ato ibutan ato pagtuo o pagsali diha kang Cristo lamang. Every day, okay, only in Christ. So, that is why, di lang kayo na, naiusap ka, muna siya ang great blessings pag yun na to, is, nakashare ta sa eternal inheritance. Romans 8:16-17. Romans 8:16-17. Ang espiritu gayud uban sa atong espiritu nagpamatuon ng kita mga anak sa Dios. So, ang espiritu gayud capital E o capital S sa English is nagpamatuon sa espiritu nimo atong espiritu nga kita anak sa Dios. So, how do you know that you are child of God? How do you know that you are saved? Your spirit testify your spirit. Amen? That is why ikaw ay nakibaw, maluwas ka, huwag Ginoo. Because of that, hindi kayo tumod sa mga ipambuhat, hindi kayo tumod kay na-academy, the spirit, the capital S, which is the spirit of Christ, testified inside nyo, nga mo yung witness sa iyong kasing-kasing anak yung ka sa Diyos. Amen? Muna sa ito nga, once you say, always say, make sure that you are saved. Because, muna siya nga ang spirit na to, which is Jesus Christ, mogi mo assure or mo witness na kita anak sa Diyos. Muna siya sa verse 17, o kung kita mga anak, mga manununod kita, nga kita mga manununod sa Diyos, o isig ka manunod uban kang Kristo, kaya kung nang mag-antos man kita uban kaniya, kini arong himayaw kita uban kaniya. So how do you know nga, we are co-heirs with Christ. Mo siya, we are co-heirs with God, which is, unsay na ni Kristo, maangko na to. Mga taningin din ni Paul, ang Espiritu ni Kristo, nga nibanaw niya, mga ng Espiritu na to. Mga nang mabanaw sa ta in the last days. Amen? Mga nang Espiritu din na mamatay. Hindi siya mawa. Okay, because it's the same Spirit. Mga nga, we are co-heirs of God and heirs with Christ. So, ang pagadato ni Kristo, naangko na to. Muna nga ikaw ay pinakadato sa tibuok tao sa kalibutan. Pamumimin ba? Pag-iwas yun, di ba? Muna siya, muna we are identified with Christ. Muna nga iusap ang Kristo. Muna nga, kaya ngayon, kaya natin dyan buwan mas kailan na magagandaga ng Cebu. But, nga na, kaya sa, yan, hindi ta. Isa sa umay, magyapon, kadahil siya kita daw to, pero no siya. Pusat na din ay suya, aday ko.
mo claim ka, Lord, wa man ko ana, pero sure ko nga dato ko kay malangit ko tungod ni Kristo. Amen. Mo le ang kapan mo to in mo ta spiritual blessings, mo ta spiritual blessings makita di. Di ba di sumo na siya ato ang panalangin ato pagka richness ato pagka dato is dili makita. Pero dato pa sa gugma, duta dato pa sa malubuhat. Amen? Muna siya ang atong pagkadato. Muna dito ang makompare sa unsa ang nasa gawas. Even though, masuya ta, but we have the Holy Spirit nga mabadlog na to. But Lord, di ko masuya. Hindi mo naman kumada. So, that is why, unang nga tisuya, man is it? Spiritual jealousy. Kaya siya nasuya. Ingat ka lang. Na ayan po daw ta ng tao. Ngayon na ka, Lord, kagaya ko nga naman ang pariyang mong ginoo. Bakit ang ganaan ko sa Psalm, kung liba sa gabi Psalm 84, nga ngayon ang Psalm 84 nga natawag ni ganahan kay sila, kanunay mo ato sa templo. Nga, ang one day is better than a thousand years nga wala sa temple. So makita na to, nga, iyang mag-iingulod, tagay ko ni pagbati kay we need to understand ang mga sanmes, ang mga Levites kanya to, makaliwat ni Abraham, ang priest, mao may makasood sa trial sa temple, makaserve lamang ang priest every kaduha lamang sa usa ka tuig. So makita ni mo, ang ganahan kay sila ma-experience sa presence sa Ginoo, ganahan kay nasuya sila sa mga goryon ug sasayaw kay nagpuyo naman sa temple sa Ginoo. Amen? Muna na ko nga, Lord, ingani sa ako ang kanakauhaw kami ng presensya. Yeah, we need to understand is we are of the New Testament. Amen? Muna siya nga, we can come to the presence of God in any moment because of what Christ done in the cross. So muna siya nga, ang ato lang yun is, kung nauyusan na ni Kristo, ganahan kita makikimamat ni Kristo. Kung naiusa ta ni Kristo, may dapat kanina, kung mabasaan ko ang Psalm is, dapat mas mulang pa ako. Tama talaga yun ko nga, Lord, salamat sa grasya. Kaya makasood sa presence sa Ginoo, ang mga Levites, sir. Kaya makasood sa Holy of Holies, ang High Priest, ang kaliwat wa ni Aaron. So that is why, being a Christian, or being naiusa ka ni Kristo, muna siya ang galing, Lord. You can come to the presence of God at any moment. Amen? Kung kadagana ito, what a time? Kung ano ba time? 1 minute? 5 minutes na tas ay? Di ba? It is why, muna siya, spend a lot of time with God. Even your work, think about Christ, think about God, batiya si Kristo, kung ano siya nagtambago patan. So, ningon din sa Romans 8:17 or 16 or 8:17 is katukong nakasulod na sa presensya sa Ginoo is partially means partial preliminary nakadawat at possession o inheritance diha kang Kristo. Kaya tanang butang na bilong man ni Kristo. Muna pinaagi sa grasya, naka-share ta sa kung saan na niya. Kung, muna siya, kung hindi mo antos ta alang kang Kristo. Amen? Apil din ang suffering. Muna kung ino nung ganina, na kung may mga circumstansya, ay sa likway din mo. Kay training na, it's a learning na nato. It's part na din ni suffering. Magkita ang Bible, si Paul, ang mga Babylonian, ako sa ang Hebrews, nagmando, persevere, endure. Di ba? Ibig ang Christian walk is a race, perseverance, nagkay endurance, magbilahutay kita. Not because of ourselves, but because of the grace of God. So, kadita ng mga panalangin, o mudagan pang mabudyakan mo. O maimuhan ni, tungod ni Kristo. Muna siya, muna ang kanindot sa kamaturan. Tinuod niya, hindi siya yung stress-storya ba? Amen? Tinuod niya nga panalangin. Ayaw niya, muna siya, i-claim, muna, mga faith.
pagtuo. In a sense, nga unsa kang Kristo ato ausap. Kung unsa ang naaniya, naangkon sa nato. Kung asa siya, naausap ta. So, conclusion, pasabot ni, pinagi ni Kristo, tungod ni Kristo, it means ang superabundant, ang kapuno sa iyang panalangin, na bilong din ni nato isip ng mga magtutuo iyang mga anak, o pinagi lamang sa pagtuo ni Kristo, para makaangkon taning mga butanga. Apil ang iyang pagamatarong. That is why hindi mo kang righteous because of Christ. Amen? Muna, do not look yourself as matarong sa ubang tao. Kundi matarong ka tungod ni Kristo. Kaya kung pumunta na ako matarong sa ubang tao, ang tao ay ginoo, bukod din na ka. Kaya kung hindi mo matanda ako kasi matarong tungod ni Kristo, hindi mo na siya kampo, makulod, pahila sila, hindi mo siya siran. Amen? So muna siya response. Resources. So, including ang atong resources, atong privilege, possession, and power. So, muna siya. Ang Diyos Amahan, kung makitaan ka, is ang yan makita si Kristo diha nimo. Amen? Muna ang panalanginan ka accordingly. Muna makadawat yung panalangin. Mamingin yung Bible. Hindi yung gawa, wala lagi ko na dawat. Ang question, kung ano ba yung makikita ni mo, makita ba si Kristo ni mo? Amen? Balik ko na ba? Ang Diyos naman, ang yung makita na to, si Kristo. Muna, paralingan yung ta. Muna siya ang question, kung ang upan mo tanaw ni mo, makita ba si Kristo diha mo? Kaya ang Matthew 5.16, dinyo siya, let your light shine before men in such a way that we may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So, that is why, the reason na gipilit ka sa Ginoo sa kalibutan ng iyong mga ito, para makita si Kristo, para mahimaya ang Diyos Amahan na nasa langit. Application, Malaysia. Pasalamat sa Ginoo kung ikaw na iusan ni Kristo. Magpasalamat ka sa Ginoo sa iyang pinakalindot kayo ng grasya na iyang ihatag ka na ito. Pinagi sa iyang kamatayon, pinagi sa itong spiritual death, nakapatay itong spirito kanya ito, kung gabanha o nabuhi itong spirito tungod ni Kristo. Kung mamayo kayo tanya at kaalam o discernment nga magkinabuhi sa matag-adlaw para sa iyang kahimayaan. Amen? So that is why ikaw ako nailhan ta uban ni Kristo. Ya ayaw na isaya-saya imong kinabuhi. Namingon ta nga naway nung ganin yung life. Naway pa doon nga ng yung life. It means mani siya ang encourage ninyo. You are precious in the eyes of God. We are bahan dita. Halandun ta sa mata sa Ginoo. Kaya dili tanan, maluwas. Ang pinuhas Ginoo, maluwas tanan. Kaya dili tanan ang ipipili. Amen? That is why mapasalamat po ta everyday sa Ginoo. So papakad na Ginoo. Lord, salamat Lord sa Nebosya. Salamat kayo Ginoo Amahan. Salamat Lord. Tabangi kami Lord na kaniyang tanang kamaturan ng mga dunggan na tumulong sa iyong pulong Amahan. Ang ma-apply sa mga kinabuhi, pinagi sa pagtuwa Amahan. Huwag himuha gayon, Lord, na Lord, na makibisog kami, Lord, sa ang naangko naman. Kung amo yung ilila sa mga kagalingan, Lord, na ilahan ni tumod niya kanyang mugan. Tumod sa iyong ibuhan sa cross. Tumod sa iyong banang spirito, ngayong mayatan ka naman, Amahan. Subusa, Lord, puna kami sa mayang buhat, Amahan. Puna kami, Lord, sa mga butang, Lord, na makapadayin sa mga ng kanyang ubang tao. Makita gayon si Kristo, hindi ka naman, Amahan. So, Lord, Father, we pray, O God, yan po naman matagos sa Lord. Nga Lord nga nagilita may kakugi Ginoo. Lord nga di may ma, Lord nga among i-claim mo God, that we are rich nga datok ni diyan ni Kristo. Lord nga because we are inherit, well, Lord nga na napanunod na mo God, Lord, ang mga butang. Labi na Lord, being a Christian is a great blessing to God. So thank you Father, thank you Lord. Bless your people, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Ensina-lação. Mudou tanto, né?